Dalawang piraso na lang po nakakahiyaan pa. Okay. Ayaw na raon po ni Papa, ayaw na rin ni Mama. Nahihiya. Kaya sa akin na lang. Sige siya pa. Dati gusto daw kami. Ito. Mukhang gusto niya rin. Oh. Yan, sige siya kami. We're back! I'm Jessie De La Cruz at ang partner ko na si... I'm Ami Midran po. Ayan. Guys, ngayon ang gagawin natin ngayon kasi mayroong nag-sponsor sa atin na gustong kumain ng sushi ni Mama. Kaya ngayon, mayroong nag-order para ibigay kay Mama. Siyempre, magigikain na rin kami. Diba? Umorder na ngayon pero ngayon nag-chat sa akin yung magdi-deliver on the way na raw siya. Kaya mamaya, tingnan natin kung masarap talaga yung sushi nila. Kasi nakakamiss din eh. Kasi dati nga nung nasa Japan kami nila mama, yun, parang, kasi, siyempre, lagi namin nakakain ngayon dito sa Pinas. Kasi iba pa rin kasi yung lasa ng Japan at saka Pinas sa sushi, di ba? Pero, try natin. Sabi kasi sa amin nung pinag-orderan namin eh, ano daw, masarap daw, parang Japan lasa din daw. Japan din yung sa lasa niya ba? Yun. Kaya tingnan natin mamaya pagdating niya. Di ba? Antay-antayin lang po natin tapos doon natin malalaman kung anong lasa talaga ng sushi nila. Di ba? Wait lang natin guys ha. Wait lang natin konti lang. At ayan nga guys, tinawagan na ako ni Ryder. Nandito na raw siya. Masarap kaya yan? Sobra, solid po yan. Parang kasing lasa ng Japan, ha? Opo, solid po yan. Parang kami nakarating ng Japan yan. Kung Jessie po, tama-tama. Ah, kumuha lang. Ay ka naman, oh. Hello, magandang araw. Subscribe mo ako, ha? Para panood mo, ha? Ano po bang pangalan ng ano po ng ano ng Japan? Kaya ba number yung katekin ko? Hindi po sa atin namin. Ah, teka lang. Ayan. Subscribe kayo sa channel ni ma'am. Ayan, thank you. Eto, tingnan natin kung masarap talaga yung sushi nila. Wow! Solid. Para kating natatakam na ako. Oo, sabi ka lang. Sarap ng aroma niya. Oo. Marami sa atong malinis ko yan. Authentic lahat ng... Saan ba yung ano niyo, kuya? Ah, sa Regalado po kami, ma. Sa Regalado. Regalado? Ah, malapit dito lang sa dito. Sa Fairview ako. Sa Jollibee ng Kaya. Ah, okay. Alam mo na yun. Oo. Kaso hindi pa po pwede yung dining eh. Ah, okay. Ayan guys ha, yung mga gustong sushi, ayan, sa may Regalado lang daw po. Subscribe po kayo sa channel ni ma'am. Thank you, thank you. Solid po yung sushi niya kasi authentic lahat ng ingredients na ginagamit. Yun. Fresh ka fresh. Salmon, tuna, saka yung ipon, tempura, solid yan. Yan. Kaya nga po ngayon natin ano, bibitahin mamaya. Titignan natin kung gano'ng kasarap. Ito na nga guys. Matitikman na natin kung talagang lasang Japan. Ayun, may mga kumot-kumot pa na nakasampay. Ayan. Diba? Ito. Ito mga guys. Kain tayo. Oh, na dito. Talo-talo na to. Thank you po. Thank you sa libre. Yeah.
sa ating hindi dinatawis. Thank you po sa nag-sponsor sa amin. Thank you, sis. Hindi ko nga kaya ano ng toll. Lagyan ng toll. Sigurado yan. Lati ito. Matunggal-tunggal sa akin para tignan tayo. Ano? Natutuwa na ako na tunggal ang council sa buying and spirit. Na nakikita sa mga nagsusuputang kapatid. Pero pag-iikayat ng MMC at ng LSD at ng LSD at sa lupa na pamahalaan, ang sino mga mag-order sa ito? Ayan, guys, oh. Sarap. Alam sa isi, meron yung pala. Dito na kahaba ang pila ng mga nais makatanggap ng pagkain sa maginhawa ng Quezon City na inilipat sa parking lot ng Barangay Hall ang Teachers Village East. Sabi ng kapitan ng barangay, umabot ang pila hanggang sa Maharlika at Mayama Street. Kahit isang kilometro ang layo mula sa Barangay Hall. Tumulong naman sa pag-aayos ng pila ang mga barangay at task force. Wala na. Ito meron siya ano yung... Mas mabilis na ang bigayan. Hanggang 9 na tao kada batch ang pwedeng pumasok sa parking lot kung saan mismong organizers ang naninigay ng pagkain. Pag itong pagkain, talo-talo na talaga. Ng oras ng pagbibigay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Para rin hindi maabala yung mga homeowners natin. Kasi saka iwasan natin yung inert, yung heat stroke, yung mga natanda, maaaring po. Tanghali, uwi na sila, makapagluto na. Tama, parang lasa rin ng Japan. Sarap. Wow! Bukas ang maginhawa ng 3, pero tuloy ang pagbibigay sa Lunes. Butor na at sarang-sarana sa pagbibigay. Sa gitna na pagbibigay isang anti-Duterte. May tamago. Wow! Sila-silita ng barangay at hindi rin sila nagtagal. Sa katabing barangay Teachers Village West, maayos ang pila sa 3 na tinututukan din ang barangay para iwas siksikan. Ang senyo kanina, binigyan ng ano po priority nila ma'am dahil siyempre medyo mainit na kaya pinauna po siya. Thank you, Sushi. Tuloy-tuloy rin ang community pantry sa Vilas sa pamerienda mo. Namigay naman ang relief goods sa mga sundalo sa Quezon City, Caloocan at Malabon. Sa ngayon, may 128 community pantries na sa Quezon City. Naglabas na ang lokal na pamahalaan ng guidelines para rito. Hindi pa rin kailangan ng barangay clearance o permit, pero dapat magbigay ng written notice sa barangay ang sino mang nais na mag-organisa ng community pantry. Ito na rin daw ay para magkaroon ng coordination sa pagpapatupad ng crowd control measures. At ito, masarap din niya, oh. Marshals na magsisigurong meron siyang mangga, tapos may pepino. Kalintulad rin ito ang laman ng Metro Manila Council harap. Resolution. So, masarap kayo isaw sa toyo. Paalala naman ng DILG, bawal pa rin lumabas ang mga senior citizen sa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ maliban kung essential ang gagawin. Tayo po tayo. Mula sa It's the Believer at Radioactive. Marang Japan ay nagbabalik ang American pop rock band na Imagine Dragons with new singer. Masya alam ko eh. Follow you at Patro. Saan siya? Nakachika ng GMA News ang frontman ng Imagine Dragons na si Dan Reynolds.
hit na hit sa mga millennials at Gen Z ang kanilang songs at umabot sa billions of streams ang mga ito sa Spotify pa lang. Ang biggest fans nila. Tama ba o tama na ni Paul Salas? Walang makakapigil ni Ara San Agustin. Pinag-isa ni Crystal Paras. Nadurog na, hindi na makuha. Para sa mga centennials naman, bagong tunog ang handog ni Kapuso singer Sam Sarna Smith. Sarna rin nila. Sa awit ni Aileen Tunoy, na kinukulong ko Asia's romantic ballad ni Christian Artista. Saturday night, ako po, si Nelson Canlas. Hindi talaga tayo papayat nito pag ganito. Isang aso sa Utah sa Amerika. Eh, paano ba naman kasi? Nakipagsabayan siya. Sa mga atleta sa pagtakbo. Ang tuloy na, bigla na lamang pumasok sa track. Maganda pa kayo natin. Pag may malamig na malamig na sakto. Sa tahanan ng katotohanan, ako po si Valerie. Sa ngalan ni Tia at ang Hel, may sumali po. Ito ang GMA, walang pinitinan, ito walang pumaprotect. Walang kasinungalingan, sir. Kayo po, ma. At tayo hindi nakabig lang ako. Hindi natutulog ang balita. Ayun na. Natutok kami. 84. Ito. Ang susunod na programa ay Rated PG. Ngayon, busog na busog na. At gabay ng magulang ang kailangan sa mga batang manood. Mama! Dalawang piraso na lang po nagkakahiyaan pa. Ayaw na lang po ni Papa. Ayaw na rin ni Mama. May hiya. Kaya sa akin na lang. At gisa daw kami. Ito. Mukhang gusto na rin. Ayan, gisa kami. Next time na kayo guys, kasi dalawa na lang to, kahit isa na lang kami. Oh, hello. Wala ko sa birthday na ang birthday na kayo. Oo, kamis na ako. Wala ko siya yung laro-laro. Eh, medyo eh. Pagbibigyan ko kasi Patrick eh, gusto makapagkita eh. Hindi daw sa akin. Kaya kami sa video call nagkikita. Oh, siguro nga. Ilan buwan na lang hindi lumalabas ng bahay. Para na ako ermitano. Simot guys, simot. Hindi ka naman nagreklamo kagabi. Salamat po. Thank you for watching. Kung bago po kayo sa aming channel, don't forget to subscribe and click the bell button para po lagi po kayo update sa aming mga videos. Bye-bye! Thank you very much! Bye!